Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang suporta na ipinakita ng asawa ni Ka Eric sa kanyang kalagayan ngayon. And then, i-compare natin sa ano naman ang suporta ni First Lady Lisa sa kay Pangulong Marcos Jr. Okay. First time kong nakita ang mukha, first time kong marinig magsalita si Mrs. Ruhelda Siles. Na-interview siya kahapon, yung pag-file nila ng kaso sa Supreme Court. Okay, pakinggan natin. Baka hindi nyo pa nakita mukha ni Mrs. Ruhelda Siles. 20 years kaming nasa Kilusan. Buong buhay namin for 20 years nasa kalye. Nagmamarcha at nagsumisigaw na ibagsak ang gobyernong ito. Ngayong nasa sinusunog yung mga FPJ ng mga presidente. Nagbalik loob kami sa gobyerno ni Ka Eric dahil alam namin na mali yung ginagawa namin lumalaban sa gobyerno. Ngayon, nagtatanong lang si Ka Eric. Hindi nga kami naikulong nung nagmamarcha kami. Ngayon, nagtatanong lang siya. Kulong agad. Saan ang justice noon? In the spirit of Christmas, na siguro in God's will, masusolusyonan agad ito. Siyempre, ang ina ni Ka Eric ay noon tang Martes hanggang ngayon na umiiyak ka umagat hanggang gabi. Kaya ang labang ito ay hindi lang para kay Eric, para rin sa buong pamilya namin. Okay, physical appearance. Ano? Ano siya eh? Kahit dumadaan sila sa matinding pagsubok, makita ako pa rin, although malungkot, there is something aura in her face na fighter talaga. Doon ako na touch, sabi niya na 20 years kaming nakipaglaban sa gobyernong ito. Kami yung nagmamarcha-marcha, kami yung nanununog sa mga effigy ng mga pangulo. Lahat ng pangulo na duman sa bansa, sinusunog nilang mukha eh. So, hindi kami nakulong. Yeah. Ngayon, nagtanong lang si Ka Eric, kulong ka agad, where is justice? Correct. Nasaan ang justisya? So, dito ko nakita yung kahalagaan ng support ng asawa sa husband. May maalala kong verse sa Bible na I will make Adam a suitable helper. Kasi nung una, si Adam malungkot. So nung malungkot na si Adam, nakaisip ang Diyos na gawan ko siya ng kapartner. Kaya dumating si Eva. Ang design po buhay ng tao is kailangan tayong mga lalaki, kailangan natin ng suitable partner. Yan ang ating mga wives. Ako, hindi kompleto ang buhay ko kung walang aking commander, Julie. Kaya ito, remaining years of my life, gusto ko siyang mahalin, pagsilbihan, paligayahin. Kasi kahit anong narating kong tagumpay, useless kung wala ang aking wife sa aking tabi. Ayan po ang aking lesson in life. Kaya salamat Mrs. Celis at nandyan kayo umaalalay kay Ka Eric sa oras ng kagipitan. Okay? Kahanga-hanga po kayo. Pagdasal namin na bago mag December 15, makakalabas na si Ka Eric na sa inyong piling na the whole family, lalo na yung kanyang nanay. Yung mula pa nung Martes, palaging umiiyak ang nanay. Siyempre, sino ba namang nanay na hindi mag-worry sa kanyang anak? Okay, punta na tayo dito sa kabila. Ang ating presidente, kailangan din niya ng suporta.
At napakalaki ang role sana ng First Lady. Okay. Katulad ng panahon ng Marcos Sr., maraming nagawa, maraming magagandang legacy na naiwan ng Marcos Sr. dahil may First Lady Imelda na sumusuporta palagi sa kanya. Kaya kaming mag-asawa, all out paghanga kami, Marcos Sr. and First Lady Imelda Romualdez Marcos. Perfect tandem. Kumusta naman ngayon? Anong nakikita ng taong bayan dito sa suporta ng First Lady Lisa sa Marcos Jr.? Nako, ito, these are just personal opinions. Ano? Then plus yung nababasa ko sa mga comments o yung mga nagte-text na nagme-message sa akin. Marami ang dismayado sa administrasyon ni PBBM dahil kay First Lady Lisa Araneta Marcos. Lalo na yung picture niya yung nakalabas ng dila. Nako, maraming nandidiri. So, yun pa lang, oh. First day in office, bagong inaugurate, nagpalabas ka agad ng character ang First Lady na, yun na, symbolizes kung ano siya talaga. First Lady ka, magganong ka. Anong klaseng? Yun pa lang, yun na, simula. And then, ito na, yung siniwalat ni na Attorney Glenn Chong. Diyan ako, grabe ang aking pagkadismaya. Yung smart magic issue. Ang lakas-lakas na ni PBBM nung yung mga surveys. Talaga, ang layo. Eh bakit naisipan pa? Ito ah, alleged. Allegation. Kailan bakit hindi sinasagot? Tatlong beses nakipag-meeting si Attorney Lisa Araneta Marcos sa top officials ng Smartmatic. Anong dahilan? Wala akong maisip na sensible yung magandang rason bakit ang wife ng isang leading candidate ay makipag-usap sa kumpanya na in charge sa election. Wala nang ibang papupuntahan yung usapan kundi there is something na plano. Ano yung plano na gagawin sa eleksyon? Oh, alam nyo na yun. So, to me, yan ang number one na nagawa ni Attorney Lisa Araneta Marcos na nagpapasama sa administrasyon ni PBBM. Napakalaking question mark sa kanyang legitimacy as president. So, bakit hindi sagutin? Kailan sasagutin? Sige na lang. Basta to me, hindi ko maalis yung pagduda na something happened noong May 2022 presidential election. Okay. So, ito na tayo ngayon. Nagsimula na more than 1 year and a half na ang panunungkulan. Nako. Kahit saan ako mapunta, yung mga kaibigan ko, pagdating na usapin, pamamalakad ng presidente, napakarami ang comments na naririnig ko na ang problema ay ang asawa. Bago lang ako nag-attend ng piyesta, noong December 8, dito sa amin sa Cagayan de Oro, Feast of the Immaculate Heart of Virgin Mary. Lumapit ako sa mga nag-iinuman. Nako, napunta sa politika ang usapan. Ano sabi ng mga nag-iinuman? Ang problema ng presidente ang kanyang asawa. Ganun. So, sana may mababago pa na ano ito?
instead na makialam, isuportahan na lang silently. Kagaya ng pagsuporta ni First Lady Imelda panahon ng Marcos Sr. Yung suporta ba na tutulong sa ikabubuti ng bayan, hindi yung nakikialam na iba ang nasusunod. Yun ang problema, pag iba ang nasusunod. Eh, ang mandato nasa presidente, yan ang binutuhan ng 31.6 million Pilipinos. Hindi naman binutuhan ng asawa. Eh, bakit? Yun po ang problema. Kaya, sana, maagapan pa. Kasi, sayang yung political capital ng PBBM administration na ito. Yung 31.6 million, ang dami nang nadidismaya at umaayaw na hindi na sumusuporta katulad ko. But, sana may pagbabago pang maganap.